Renjo ay sasabog din. This is still Blacklist International. Tinutunaw ang buhay ng Torre. Tinutunaw ang buhay ng base. At mukhang sa kanila mapupunta ang game number one. Breaking codes once again. Wow. This Blacklist International, sobrang composed nila. Alam nila kung... Ito talaga. Kitang-kita natin bawat sapak, bawat inda, bawat intak ng galaw, bawat kidlat. High action, mga kaibigan, para dito sa ating laban, Blacklist International, unti-unting nagpo-fall off. Yun yung nagiging story nitong laban, 12-3. Ito yung literal na high motion eh. 120 FPS na in-slow-mo mo para makita mo ng maigi ang bawat detalye. Speaking of detalye, ayan na. Parang nang panalo. Parang nag-snap si Lanus. Panalo na pala ang exe. And we're... Wala kasing shields. It's gonna be important sa Execration na mag-split. Kaso nga lang, ang problema, naturally mag-upush yung Blacklist lanes dahil may lamang sila sa mga tore. Ito na ang pagsugod ni Edward. Missiles coming in. Zoom out ang camera. Uy! Renjo and Kelra na doon sa gilid. Bakit nga ba natin uunahin? Pero may burst damage yung bumula syempre kay Wise. Pero ayun yung makakakill. Si Kelra, Renjo, now chasing Eson. Yun yung unang dash. Meanwhile, Edward is in the middle of everything. Uy! Pero lamang si Kelra. At ngayon namatay ang dinosaur. Yung itlog. Yung natira. Execration. Bakit nga naman natin uunahin yung makunat? Pwede naman yung malalambot dun sa likod. Pinasok nila agad-agad doon si Wise. And to think of it, kahit sabihin na natin na unahin nila doon si Edward, hindi enough yung yung big guy doon ni Edward. And it wipe out ang Blacklist. Cinco kamote, Execration making a comeback sa isang madugong laban para sa Game 3. Doon yung mga moments na sana doon nag-slow mo eh. Kasi gusto ko explain kung gano'ng kaganda yung Esme Kelra. Exactly. Na moves na gumawa doon sa backlines. Tapos yung stun ni Brody doon kay Oheb. Wala na kasing Purify. Nag-summon first na siya. Nagamit na yung Purify. Bagong mapatay si Kelra, na stun ni Brody at na focus fire nila. Hinuli nila. Waves lang muna sa side ng Blacklist. Basag lahat ng tore ng Execration. Nagkakaabangan na yung dalawang teams natin dito at kailangan bantayan maigi ng Blacklist International yung ginagawang flank ni Renjo dahil kadalasan ang ipinapanalo ng mga teamfight dito ng Execration pagka nagkakaroon ng magandang initiation ang pakito. Yeah. Ang gaganda ng traps din ng Blacklist. What? But look at this. What is this? 70%! It's all about the late game once again. All about the late game. Tama nga Edward. Naman. Edward. Aray, nako, Edward. Diretri na. It's over. Nakipagspadaan kay KLVJ. Edward, mabubuhay pa siya. Wow! Eye for an eye, pero nakaabang si Jack Mamba. Ligtas para kay Venus, pero hindi. Block by Jack. Jack Mamba, clutch. Pick off mula sa exe, 60 seconds down si Edward. Iba talaga yung kamantag. Delikado dito ang Blacklist International dahil nagamit na dito yung Times Journey ni Oh My Venus. Wala pa rito yung Benedetta ngayon, ang pinakamagandang oras para subukan nilang kunin tong Lord na to. Ang kamantag ng Jack Mamba. Ito ba yon, Edward, 39 seconds down. Eson, pipilit na ng split-split. Wala pa rin mangyayaring laban dito. Abyssal Mark, ayun na, huli ata si Wise. Defense of Blades, tatabahan si Wise. Pero Wise nasa gitna, napapaligiran. Nag-pop yung immortality. Ooh, meanwhile, Kelra. Pasok si OM dito. Kelra pulado, pero nawala this time si Wise. Tusok coming out mula kay The King. Kill BJ and what? The Queen will now fall down. Si Uncle nyo, Uncle Eson nyo natira. Tito Eson. Esports. Ano ang pwede niyang may ambag? Wala na! Cinco kamote! It's going to be a 3-1 score versus Game 4 Execration! Muli ang magwawagi! Ay,
kailangan natin ng oras para i-breakdown yung napakalupit na mga plays. And sobrang daming outplays. Binate na naman ng Execration. Yung nangyari doon sa Lord Fight. Hindi pa nga natin na-mention yung fact na sinabi mo, Kuya Rob, na nagamit na yung Times Journey. So walang Times Journey sa laban na yun. Mm-hmm. Ngayon ang nangyari, nahiwalay si Wise. Dumaan siya doon sa may Ito na. Is this it? Ito na pa ang final hurrah. Level 1 Lord pa lang ito eh. Ayun na! Yung hila! Hinila pa si Regio yung pinapakunat pero ayun yung kagat ni Eson dito. Nagamit pa nila yung damage out na tower. Meanwhile, 30 seconds down si Regio. Blacklist International, unang pagdating ng Hook City ni Eson. Like we said, pag may na-lockdown, may pang-tunaw, nandiyan si Oheb, gamit ang Lunox. No matter what happens, merong chance na ma-minus one ang Execration. Isa na naman, second attempt! Oh! Dulce! Hila-hila Dulce! Yatap si KLBJ! Ito na yung paghabol na Blacklist, pero yon yung midget shower! Ang pagbango ng api! Ang paghiganti ni Kelra! Dalawa this time ang nawala sa Blacklist, pero tatakbo pa rin sila, Execration! Hindi tumama ngayon ang hook ni Eson, pero super slow mula syempre kaya ito Max, yun yung counter go. Ohe pumasok, pero nako, sumugod ang Execration. The supports are real, nandito pa rin si Regio, super healing galing mula kay Chuck Mamba, godlike si Kelra, at mukhang ubos ang Blacklist International. Triple kill ang nangyari, 24-10. Ngayon pa lang mabubuhay si Navinus. Wala pa namang minion dito, man, Jin at Wall. Back to back yung magagandang mga hook doon ni Eson. Pero yung paghabol nila doon sa Execration, Kelra, sakto yung cooldown ng Meteor Shower niya. Tinunaw niya ang mga members dito ng Blacklist International. Ngayon, si Rencho ang nandito sa gitna. Oh, alam ng Exe na mag-aabol dito yung Blacklist after nung second hook. Kaya lumaban na lang sila. Sabi nila, laban lang! Walang atrasan! At ngayon, si Eson, Exe shot talaga! They're not taking away their shot! Dahil naku po, eto na ba yun? Eto na ba yun? Execution! Unti na lang yung base! Hiccup sa Ruby Didi play! Naku, mabubuhay pa ang base ng side ng Blacklist! Pero Meteor Shower coming in! Damage shot mula kay KLBJ! Pinipilit na ngayon ng Exe yung base! Pero hindi na magigiginap yung damage ni Wise. Pasok na lang si Edward. Tatlo ang nasa side ng Exe. Nabuhay. Abis stun. Oh, Heb. Mapapa, oh no na lang. Tuloy-tuloy pa rin ang gera. Yung base. At Kelra, maligayang pagdating sa lupon ng Execration. Your MSC champions na 2021. Ang pagbawi ng Execration sa Blacklist International na ulit muli ngayon dito sa MSC 2021 on the Grand Finals. Ang paggapang mula sa lower bracket was all worth it dito sa team na to.